Magandang araw sa lahat. Maligayang pagdalo dito sa pangangampanya ng Partido Liberal. Sa walang pag-aalinlangan, atin na ipakilala ang ating mga kandidato sa paparating na eleksyon. Simula sa ating presidente, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Ginoong Erwin Casipong. Aking mga kaibigan, kapwa Pilipino, at maging mahal sa buhay, binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Ako po pala, si Erwin M. Casipong, tumatakbo bilang isang pangulo ng bansang ito. Ngayong darating na Mayo, ay itinatakda ang halalan para sa pagpili ng mga lider o opisyalis kung saan mumuno tungo sa isang maunlad, payapa at masayang bansa. Marami ng mga politiko noon na nagsasabing, kapag sila raw ang iluluklok bilang isang opisyalis o lider sa bansang ito, ay gagawin nila ang lahat. Pero anong ginawa nila? Binaon na lamang ang lahat sa limot. Kaya, bilang isang namamayan ng bansang ito, nakakasalalay po sa inyong pagpili kung sino talaga ang mas karapat dapat na piliin ninyo upang makamit ninyo ang magandang kinabukasan para sa inyong mga anak at magiging sa bansang ito. Aking kapwa Pilipino, mga mamamayan ko, narito po ako ngayon sa inyong harapan at nagsasabing tutulungan po kayo sa kinabukasang ninanais ninyo sa inyong anak at magiging sa bansa ninyo o sa bansang ito. Pinapangako ko po na kapag ako ang inyong iluluklok bilang isang pangulo ng bansang ito, ay gagawin ko ang lahat. Una, para sa edukasyon. Magpapatayo ako ng maraming paaralan at magbibigay ng maraming scholarships para sa ating mga estudyante, lalong-lalo na yung mga kapos sa pera at mga mahihirap. Pangalawa, sa mga unemployed, magbibigay ako ng kagamitan at perang pangpuhunan para sa pagnenegosyo. Pangatlo, ibabalik ko ang death penalty. Ibabalik ko po ito para mabawasan yung mga taong gumagawa ng karumaldumal na kasalanan para sa ating bansa. Pang-apat, transportasyon. Upang mapadali ang transportasyon, magkakaroon tayo ng road widening at para nasa mga nasa syudad naman, syempre, magbibigay ako ng karagdagang sasakyan, lalong-lalo na yung nasa pandagat at yung train. Panglima, infrastruktura. Magpapatayo tayo ng mga maraming gusali, maraming buildings, para hindi na mahirapan ang ating mga mamamayan na maghahanap ng trabaho at hindi na kailangan mangingibang bansa pa. Kasunod, yung mga magsasaka natin. So, kailangan natin tutulungan yung mga magsasaka natin at gagawa tayo ng irigasyon para mapadali ang kanilang trabaho at sa pagtatanim at hindi na sila kukulangin sa tubig. Ang kasunod naman, orphanage, syempre. Mahalaga ang orphanage, lalong-lalo na yung sa mga kabataan na iniwan ng mga magulang at nagiging palaboy-laboy na lamang ito sa lansangan. Hindi lamang po ito ang aking magagawa, aking mga mamamayan. Kung ako po ang inyong iluluklok bilang isang pangulo ng bansang ito, kundi marami pa. Siguro po, dahil sa mga ganitong problema o kakulangan ng ating bansa, binigyan ako ng ating Panginoon ng lakas na loob upang tumakbo sa eleksyong ito. Dahil alam niya mismo na ako ay may kakayahang mamuno o gagawa ng mga mabubuting bagay para sa kapakanan, kaligtasan, kaayusan at kapayapaan ng aking mga mamamayan at ng bansang ito. Kaya, aking mga mamamayang Pilipino, hinihingi ko po sa inyo ang buong suporta ngayong darating na halalan para sa mga pagpili ng mga opisyalis o lider kung saan mumuno sa bansang ito. Sana po, hindi nyo po ako makakalimutan sa araw ng pagpili na iyon. Inuulit ko po, Erwin M. Casipong, numero uno sa balota. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Ayun,
Erwin M. Kasipong, palakpakan po ninyo. Huwag niyong kakalimutan bilang inyong presidente. Dito naman tayo sa ating pangalawang kandidato. Tumatakbo siya bilang vice presidente. Siya ay sikat dahil sa kanyang mga nagawang proyekto at kanyang paraan ng pamamalakad na kung saan ay malinis na malinis. Palakpakan po natin si Paul Max Anthony Flores. Aking pagbati sa ating tumatakbong presidente na si Ginoong Erwin Kasipong, kasama si Ginoong Warren Villarmino na tatakbo rin bilang presidente. Sa inyong lahat na naparito ngayon upang makinig sa aming pangangampanyang nitong aming partido, magandang araw sa inyong lahat. Kinagagal akong makita kayong lahat dito. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo at ako yung inyong pinagkatiwalaan noong nakaraang halalay. At tayo po sa posisyong senador. Ngayon, ako ay naparito pong muli, nakatayo sa inyong harapan upang humingi ng pabor. Pabor na kung saan tayo ay magkaisa. Tulungan po ninyo akong maiupo sa pwesto ng Vice Presidente. Hindi lang po ako, maging aking kasamahan din ay sana ay matulungan ninyo. Na upang lalong mas umunlad ang ating bansa, tuloy-tuloy na uunlad at wala na pong makakapigil nito. Pinagmamalaki ko pong sabihin sa inyo na kami po at walang iba ang karapat-dapat na maupo sa serbisyo. Bakit kamo? Sa mga nakaraang termino, malinis po ang aming track record. Wala po kaming bahid ng kahit anumang korupsyon. Kahit anong bahid ng pangungurakot, malinis na malinis po ang aming intensyon. Ngayon, kung papalarin at ako'y maiuupo dyan sa pwesto bilang Vice Presidente, isa sa aking pagtutuunan ng pansin ay ang pagtulong sa ating mag-aaral dito sa bansa. Dagdag sweldo sa ating mga bayaning frontliners, pagpapatayo ng mga multipurpose halls, ng mga covered court, at iba pang mga proyekto na makakatulong sa ating mamamayan. Ngayon, mga pag-aaral, bakit mo nga ba sila pinagtutuunan ng pansin? Kasi sa pandemyang ito, napapansin ko na maraming ating mga estudyante ay nahihirapan sa sitwasyon, lalo na sa pandemyang to. Tumataas ang bilang ng mga estudyante na tumitigil dahil hindi makasabay, walang pamasahe, walang kagamitan, laptop, cellphone, at kahit ano pa na magagamit nila sa pag-aaral. At pati na rin ang signal, isa rin problema yan. Ngayon ay susulusunan po natin yan. Paano? Ganito po yan. Kami ng aking mga kasamahan dito sa partido ay maglalaan ng pera o pondo para sa mga mag-aaral. Nang sa gayon, ipagdali natin ang kanilang edukasyon. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang ating mga guro dahil sila ay nagbubuwis ng buhay at oras para maturuan ang mga bata. Pangalawa ay ang pagdoble sahod din o pagtaas ng sahod ng ating mga magigiting na bayani ng mga frontliners. Hanggang ngayon ay sila ay lumalaban nitong ating kinakaharap na problema, ang COVID-19. Kaya nararapat silang pasalamatan. Pangatlo ay ang mga multipurpose halls, covered courts, at mga sports arenas. Opo, ipopromote po natin ang sports, lalong-lalo na sa mga kabataan, nang sa gayon ay makaiwas sila sa mga masasamang bisyo tulad ng droga. Habang napapanitili din nila ang kanilang kalusugan, hindi po ba? Ang aking mga nabanggit ay ilan lamang sa mga proyektong ating isusulong. Marami pa po yan. Ngunit ang pinaka-prioridad ko lang po ang aking nasabi ngayon. Kaya sa darating na eleksyon, Paul Max Anthony Flores, numero uno sa balota, huwag niyong kakalimutan. Ating panatilihin ang malinis na pamamalakad itong ating bansa. Nang sa gayon, tayong lahat ay masaya, mapayapa at nagkakaisa. Maraming salamat po. So ayun, narinig po ninyo si Ginoong Paul Max Anthony Flores. Mapunta tayo sa ating panghuling kandidato. Siya po ay tumatakbong senador. Siya ay baguhan sa larangan ng politiko, ngunit marami na po siyang napatunayan. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Ginoong Warren Villarmino. Maraming salamat sa ating pumuntang pagsalita sa ating tatakbong Vice Presidente si Ginoong Paul Max Anthony Flores, at lalong-lalo na sa ating tatakbong Presidente na si Ginoong Erwin Kasipong. Sa mga duwalo,
dito para makinig sa aming platforma ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Sa cloud ng aming platforma ngayong araw ay hindi lamang sa kagustuhan namin, nila at ng sino ba. Ito ay nakabase kung ano ang kulang sa ating pamahalaan at sa ating bansa. Tulad ng pagpapalaki ng sakahan sa iba't ibang parte ng ating bansa, lalong-lalo na sa Visayas na kukunti lamang ang kanilang sakahan. Papalawak ng mga daanan at pagpapasimento nito mula sa ating sakahan papuntang pampublikong pamilihan para mas madali ang transportasyon ng mga kagamitan at ano-ano pa na kinakailangan. Pagpapatubig at pagbibigay ng mga kumpletong kagamitan nang sa ganun ay di na tayo magkulang. Kung napapansin nyo, ang aking advokasya ay nauuko lamang sa pagsasaka ng ating bansa. Dahil aking ding napansin sa mga nakaraang administrasyon ang kakulangan ng pansin ukol dito na nagdulot din ng kakulangan sa mga bigas sa iba't ibang parte ng bansa. Naway bigyan niyo po ako ng karapatan upang maupo bilang isa sa mga senador ng ating bansa upang maaksunan at masolusyonan natin ang mga problema na ating hinaharap. At yun lamang po. At aking ulitin, maraming salamat at huwag kakalimutan, numero 3 sa balota, pagka senador, Warren Belarmino po.